usual, susundin uli kita bukas. Sige. Take care. Balita. Bye. Boses, nasan si Cornelia? Hi, Andrew. Buti dumating ka na. Iniwan to ng asawa mo kay Nemia. Si Nemia naman, iniwan to sa aking bata. Pinatawag siya ng nanay niya at may pinagawa ro sa kanya. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Minsan nakita namin ni Nemia, may kasamang lalaking dumating dito. Oh, kunin mo na yung anak mo. Kunin mo na. Para magawa ko naman yung dapat kong gawin. Salamat. Mario, ingat ha. Makabalik ka uli rito bukas. Andrew, kanina ka pa ba? Sino yung lalaking kausap mo? Si Mario, pinsan ko. Natanggal kasi sa trabaho niya sa pabrika eh. At nakita kong papasok dito, sinabay ko nang umuwi. Ano ba ginagawa mo doon sa labas? Ah? Andrew, hindi ko alam kung kailan mo kami sisuputin ng anak mo. Kaya tuloy, napilitan akong lumabas para makadilihensya ng pabili ng gatas sa bata. Ano ka mo? Nagdilihensya para... Dilihensya? Para sa bata? Gatas? Baka naman may ginagawa kung di ko nalalaman. O, anak mo. Oh, sobra ka naman. At tanda mo ito, ha? Oras na may mangyari sa anak kong yan. Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa'yo. Tanda mo yan. O, ito sweldo ko. Andrew, kulang na kulang to eh. Mabuti nga, meron pa ako nabigay sa'yo eh. Andrew, baka hindi mo alam. Para sabihin ko sa'yo, ang laki-laki ng utang natin doon sa tindahan. Itong perang to, kulang na kulang na pambayad sa lahat ng utang natin. Kung yan lang ba mabibigay ko sa'yo eh. Ano ka ba naman? Marami rin ako pinagkakagastusan. Tatanggapin pa ba ako ng amo ko kung mukha akong trapo? Isasweldo ko rin ang gagaling yung pamili ng damit ko. Kahit na magutom kami ng bata. Ganun ba? Well, huwag mo muna akong kukulitin! Ang bigat-bigat din ang iniisip ko, ha! Sino ba may gusto dito? Ano ba sinabi ko sa'yo? Huwag ka muna pupunta ang Maynila hanggang di pa ako okay dito! Ano ginawa mo? Gusto ako mapapuntis ako para na mapinalalabas mo na ako lang may gawa ng bata. Alam mo, Andrew, para sabihin ko sa'yo ito, kung pwede lang ako umuwi ngayon, ginawa ko na. Kaya lang hindi na pwede dahil nakatali na ako sa'yo. Alam mo, madali yung nagbuburo ko dito sa bahay para sa pagintay sa pagsipot mo? Ano ba gusto mo? Huwag mo ako hangatan ng boses! Ang dami-dami ko iniisip! Ang dami-dami ko problema! Good morning! Morning. Kumain ka na? Paghahanda kita. O, Cornelia, tanda mo ha. Mag-ingat ka sa bata. Pag may nangyari dyan, ha? Ingat ka, ha? Bye-bye. Ingat! Kain ka na, ha? Tibla kitang gatas. Oh, ba't natraso ka? Mag-iisang oras ako naghihintay sa'yo dito, ah. Saka na ako papaliwanag. Pinagpaalam na kita sa pinapasukan mo. Bakit? May mahalaga tayong pag-uusapan. Ano yun? Tungkol sa ating relasyon, mamaya ako na ipaliliwanag. Tayo na.
Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lumabas kahapon. Tinatapos ko na ang relasyon natin. Gaya ng pinagkasunduan natin noon, pag nakakita ako ng lalaking, sigurado akong makapagpapaligaya sa akin. Doon ako, diba? Andrew, kahit di mo na ako kailangan, mapapatunayan kong handa akong gawin lahat ang gusto mo. Andrew, ito na ang huling pagtatalik natin. At pagkatapos, pag naghiwalay na tayo, walang samaan ng loob. Ano man ang gawin ng isa't isa, walang makikialam. At lalo na doon, iyong iyo ko, magpakasawa ka sa akin. Sandali lang! Uy, Cornelia, para sa bata, oh. Paano mo nalaman na? Ay, naku, napadaan ako dyan sa tindahan. Yan, si Aling Sabel, napakataray niyan. Itchini-chismis na nagmamakaawa ka daw dahil sa isang latang gatas. Tapos hindi ka pa pinautang. Eh, ako na ang bumili, total may pera naman ako, eh. Napakabuti mo talagang kaibigan, Nemia. Teka muna. Salamat. Ba't umiiyak yung bata? Oo nga, paano hindi pa kasi kumakain yan eh. Ah, ganun ba? Teka, sandali. Titignan ko. Diyos ko, salamat. Cornelia! Oh! Cornelia! Mainit yung bata. May sakit ata, oh. Diyos ko. Tingnan mo, mainit oh. Mainit nga ang anak ko ha. Teka, halika. Pumunta tayo sa center para makasigurado tayo. Mahirap na, bata pa yan eh. Oo. Halika, sasamahan kita. O, Nemia! Andiyan ka na pala eh! Andiyan na pinsan mo! Hinahanap ka kanina pa! Eh, punta na kayo ng malolos! Eh, bakit daw ho, inay? Eh, siyempre, siguro may sakit na naman ang lola mo. Alam mo namang walang ibang maasahan yun kundi ikaw lang. May maasahan ba yung kapatid at tatay mo? Sige na, at makalis na agad kayo! Sandali lang, Cornelia, ha? Oo. Kanina pa kita inahanap, ha? O, Cornelia! Yung upa mo sa bahay, atrasado na naman. Sabihin mo na sa akin kung hindi mo kayang bumayan at nang makahanap mo ng ibang kayang mag-upa. Pambihira ka naman! Lumayas ka na nga rito sa bahay! Nay! Diba? Leche! Halika na! Naiinit ako eh!
Misis, bakit ngayon mo lang siya dinala rito sa center? Hindi niyo ho ba alam na usong-uso ngayon ang hepatitis? Dok, hepa. Hepa. Dok, nakakapatay ho ba ang hepa? Ito ba kayo, Misis? Siyempre ho, delikado. Ang hepatitis ay hindi basa-basang sakit. At kung ako kayo, ngayon din, isusugod ko ang bata sa ospital dahil hindi namin niya kaya dito sa center. Paano ho yun, Dok? Eh, magpapaalam muna ho ako sa asawa ko. Eh, kasi ho, papagalitan ho ako noon pagka pinasok ko ho itong bata sa ospital eh. Misis, iintindi niyo pa ba yun? Delikado ho ang lagay ng bata. Ang intindi niyo yung pambili ng gamot. Maluba ang kanyang sakit at maaari pa niya ikamatay nang wala sa panahon. Hello? Nakikitawag lang ho kasi ako dito eh. Nariyan ho ba si Andrew? Wala pa ho. Importante lang kasi. Anong oras kaya ang balik niya? Pwede hong makiusap ho ako sa inyo? Pakisabi ho sa kanya pagbalik niya na pumunta ho dito kina Cornelia. May sakit ho kasi si Roniel eh. Please lang ho. Salamat. Salamat na tapos din. Pasensya ka na. Salamat uli. Telepono ng telepono. Tagal ko naghintay dito. Tanda mo ito, ha? Oras na may mangyari sa anak niya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa'yo. Tanda mo yan. Tama na! Tama na! Ano bang gusto mo?
Tandaan mo, Cornelia. Oras na may mangyari sa batang yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Baka mapatay kita. Ha? Baka mapatay kita! Baka mapatay kita! Maganda itong mansyon ko. Ako magawa niyan. Oo, huwag kang malikot. Kain kaya nga ang kaanggang, ha? Alam mo, wira akong bumili ng pangkikaingkit. Kahit worker ko, hindi ako bumibili niyan. Kain kaya nga ang kaanggang, ha? Pero titirahan mo itong si James din, itong aso ko! Sabi ninyo, Taylor ho ang pangalan ninyo. Ano ho yun, apelido ho o pangalan? Amerikano ho ba kayo? Ano bang tingin mo sa itsura ko? Amerikano ba ako? Peking yan! Peking pangalan! Taylor!
kasi, nung maliit pa ako, paborito ko si Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor? Eh, sino ho yun? Nako! Probinsyana ka nga! Hindi mo kilala si Elizabeth Taylor? Yung artista? Artista yun! Kagaya kay James Dean, artista rin! Eto, eto si James Dean, Nako! Alam mo, nadenggoy ka rito sa Maynila. Nagkalat ang mga lahi nyo dito. Eh, kayo ba, saan mo ba kayo galing? Ako? Tubo akong Cebu. Nadenggoy din ako dito sa Manila. Dito na ako tumanda, dito na ako naghirap at namulupi. Ano ba kayo? Ako? Pulubi? Pulubit mahirap. Pare-parehas lang yan dito sa Manila. Ang pulubi, nagpapalimos. Ang mahirap, nagdadampot ng kung ano-ano. Ayan! Pero may pagkakaiba ba ang kinakain nila? Wala! Tirahan at kinakain. Parehas lang. Ikaw? Ano ka ba? Ako ho? Oo! Oh. Wala ho. Di ko alam. Wala! Hindi mo alam. Di pare-parehas lang tayo ngayon. Wala't wala. Eh ngayon, saan kita yahatid? Relax ka lang. Alam kong ayaw mo magpalaboy-laboy uli. Dito ko na sa akin. Magkasya naman tayo dito sa mansyong ko eh. Wala naman ako ibang kasama, kundi si James Dean. Mula ngayon, kakampi mo ako, kakampi mo si James Dean. Walang makikialam sa'yo. Okay? In town usap si Dodong, nagtanaw pang Inday, nagtapisayang laway. Aruy, alias si Kuda, sa mga kahinaw. Aruy, sinikawamaluoy, ning pobreng alinda. Tulungan mo ako. Amin mo yung isa. Teka, tahan-tahan ka naman. Wala ka ba? Timbang. Taylor, inumin mo na muna ito. Okay na ho ba ang pakiramdam ninyo? Okay na, Grace. Okay na. Alam mo, Grace, siguro, yung nakuha natin pagkain dun sa basurahan, panis na yun. Kaya siguro, yun ang nakasira ng tiyang ko eh. Pero okay na, Grace. Okay lang. Pwede na tayo pumunta. Teka muna, teka. Nagtataka ho kasi ako eh. Bakit pa parating Grace ang tawag ninyo sa akin? Eh, Cornelia naman ang tunay kong pangalan. Alam mo, Grace, sa katayuan ng buhay natin ngayon, dapat lang tayo magpalit ang pangalan. Tignan mo ako! Pinalitan ko ang pangalan ko ng Elizabeth Taylor. Pero malas pa rin. Pero isa palang asawa ko, ha? Siya nakapito na. Ikaw talaga, Taylor. Puro kakalukuhan. Siguro pangit ang tunay mong pangalan, kaya mo pinalitan. Uy! Hindi pangit ang pangalan ko, ha? Yung tunay ko pangalan. Alam mo kung anong tunay ko pangalan? O ano? Maria Josefina de Dios. Sino ba yung Grace na ipinangalan mo sa akin? Di, si Grace Kelly! Eh, sino ho yun? Ho! Lumitaw na naman ang pagkaprobinsyana mo. Si Grace Kelly ay isang artista. Hindi masyadong sikat. Pero nakatagpo ng isang prinsipe. Di, naging prinsesa siya. Totoo ho ba yun? Eh, bakit ho yun ang naisipan yung ibigay na pangalan sa akin? Dahil yan ang nararamdaman ko para sa iyo, Grace. Alam ko mag-iibang takbo.
mo ng buhay mo, hindi ka na patulak-tulak ng kariton. Tandaan mo yan. Ikaw talaga, Taylor, ha? Isa ka pa rin palang manghuhula. Alam mo, Taylor, nararamdaman ko na marami akong matututunan sa'yo. Makukulat ka na lamang. Totoo itong nararamdaman ko. Yayaman ka! Sana nga, ano, para naman maipagamot ko ang kahit na anong nararamdaman mo sa katawan mo. Siguro naman, pagyaman ko, magpapatingin ka na, ha? Siyempre! Ah, yan ang inihintay ko, eh. Pag yumaman ka, ipagagamot mo ko. Ay, siyempre naman. Ayun. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Hindi pa naman ako mamamatay, eh. Ikaw talaga, sige. Mauna ka na. Oh, total, malapit lang naman ang bahay natin. Huwag ka nang maganda, ha? Dahil bibili ako ng pansit ng incheck, ha? Ah, talaga? Diba yung gusto mo? Sige. Sige, mauna ka na. Ito na, sige na ko. Ingat ka dyan. Sige, ikaw ayaw mo? Hindi na. Sige, sige. Mas kailangan mo yung kesa sa akin, ingat ka, ha? Huwag kang magparit dyan. Opo. Sige. Yung pansit ko, ha? Oo. Kumusta yung dalawang bangkay sa likod? Tahimik, pare. Eh, paano naman hindi tatahimik yan? Eh, parehong patay na yan. Pare, siguraduhin mong patay, ah. Ayoko mapahiya kay Kevin. Pare, kailan ba ako pumalpak, ha? Kailan? Sigurado ako dahil mahal ko ang trabaho ko, pare. O sige, tapon na natin yung dalawang bangkay na yan. Madala na yun sa Cavite, naantay na tayo ng matadero. May appointment pa naman ako sa dalawang chicks sa pen. Gusto mong makita? Tara. Ito. Perfect. Thank you, darling. Of course. Sweetheart, sa palagay mo kaya eh, nagustuhan nila yung sayaw ko? Kung ako nagustuhan ko eh, sila pa. Sana nga. Hello. Si Kevin nga to. Hello, Kevin. Si May to. Oo. Kevin, ang daddy, nabaril. Tapos tinapunan namin siya sa ospital. Tapos kinarap yung sasakyan natin. Yung driver natin si Denso, patay na.
Kumusta ang lagay niya? According to the doctors daw, ligtas na siya sa peligro. Buti na lang napulit siya ng mga pulube. Sige, magkita na lang. Ha? Oo, sige. Okay, I'll just see you in the hospital, okay? It's an hospital to me. Sige, sige, I'll be there. That's good news or bad news? Are you kidding? Eh, palpak na naman yung kapatid mo eh. Buhay pang buwisit na matanda. I told him I have no room for mistakes. Humanda siya sa akin ah. Ma'am, sila ho yung dalawa nagdala sa ospital. Halika dito. Kami ang nagligtas sa tatay mo. Tignan mo, punong pa kami ng dugo. Ah, sabi mo, may bibigay ka sa amin. Kawawa ang tatay mo. Inuubos yung pera namin sa taxi. Pambayad. O, oh, ubos na ubos. Ay, ang tatay mo nga pala kumusta. Taylor, Taylor, tama na. Kevin, can you please attend to them na lang? Masyado ako napagod eh. Yeah, sure, excuse me. Tayo na. Excuse me. Sandali lang, hintayin niyo ako. Plata? Antipatik ang babae na yon. Taylor, hindi man lamang marunong magpasalamat. Sana iniwanan na lang natin tatay niya doon sa midamuan para mamatay. Tama na, Taylor. Nakakaya sa kanila. Tama na. Anong tama na? Kakapwisit? Nakakaya, hospital to eh. Heh? Alam ko naman ito hinihintay niyo, hindi ba? Anong akala mo sa amin? Mukhang pera. Matuto sana kayo magpasalamat. Mga hayop kayo! I'm sorry. Hindi pala kayo tumatanggap ng pera eh. Anong hindi? Anong akala mo sa amin, baliw? Ang gusto lang sana namin, matuto kayo magpasalamat. Dahil kung hindi, dahil sa amin, patay na ang tatay nyo! Hindi ko siya ama. Ama siya ng babaeng kaalis lang. Isa lang ako sa mga ampon nila. Kasi hoda ko ampon ka! Bakit ang kuripot mo? Ang liit nito! Siguro hindi kayo tunay ng mayaman ano, ha? Bakit ang liit nito? Tama na. Ay, kuripot! Tayo na. Kripot! Maraming salamat ho. Kala mo kung sino ka kumakaporma? Ito lang? Ha, mabulat salamat kayo ane. Kasama ng pera ninyo! Mga wala utang na loob! Mga sir, thank you. Pasensya na mo kayo. Mga gago pala kayo eh! Wala naman nangyari sa lakad nyo ah! Kanin nakala ko ba professional itong kapatid mo at ang kasama niya? Bakit pumalpak? Aba, ewan ko. Kayo nag-uusap dyan eh. Bakit kasi pumayag pa ako eh? Eh... Pare, hindi ko maintindihan na nangyari. Hindi ko nga malamang paano pumaltos tong si Bingbong. Dati naman, pulido kami magtrabaho eh, kahit anong mundo sa mga gumamit sa amin. Eh, boss. Sabi nga nila, for every rule, there is an exception. Baka ito na yung exception, di ba? Pwede ba? Lumayas na kayo bago ko magalit ng toto-toto. Karen? Tell them to get out. Boss, tinatawanan yata tayo ng Kastilaloy na to ah. Easy ka lang pare. Okay lang yun. Mainit lang ulan yan. Chris, split na kami. Sige. So, anong pinaplano mong gawin ngayon? Eh, di maghintay. Parang chess lang yan eh. Konting ingat lang at bagal kapag tagilid ang laban. Hi, Dad! Hi. How are you na, Dad? Mm-hmm. Naku, bumalik na naman ang pagkagwapo ng daddy ko. Oh, yan. May pasalubong ko sa'yo. Masarap yan. Ang sarap pala nang nadidisgrasya. Biglang bumabait ang lahat sa akin. I should experience this more often. Daddy naman, don't say that na. Kevin, kumusta ang negosyo natin? Kontento na ba mga employees natin ngayon na naibigay na natin sa kanila lahat ng kanila mga demands? Eh di as expected, Dad. Halos magfiesta sila sa saya eh. Kaya lang sana tagal-tagalan nila bago nila maisipan mag-welgo ulit. Para makabawi tayo sa nawala sa atin habang sarado tayo. Pabayaan mo na, Kevin. We have more than enough, hindi ba? At alam mo, nag-ibang pananaw ko sa negosyo, magmula nung nawala ang misis ko. Aanin mo ang pera. Hindi mo madadala yan pag namatay ka. Tulad ng nangyaring ito sa akin.
Pera ko ba ang tumulong sa akin para mabuhay ako ulit? Kung hindi dahil sa babaeng pumulot sa akin, siguradong wala na ako dito ngayon. Oo nga pala, Kevin. Mabuti't napag-usapan natin ang tungkol dyan. Naalala ko, bago ako nawala ng malay, may isang babaeng pulubi na lumapit sa akin para ako itulungan. Gusto kong puntahan mo siya. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Daddy, saan naman namin hahanapin yung pulubing yon? Bakit? Hindi niyo ba siya kinilala? Hindi niyo man lamang kinuha ang kanyang pangalan? Eh, para kay pa, Daddy. Eh, binayaran ko na sila for the services they did. No, that can't be. Kung natulungan nila ako mabuhay, mas kailangan tulungan ako sila ngayon. Malaki ang pagkakautang ko sa kanila. Hanapin mo siya, Kevin. I will be very disappointed kung hindi mo siya makikita. Lapit ka! Lapit ka! Naku, ha? Chris! Ho! Lintik na maayos na ito! Karunong! Ayaw ba't ano lapit sa akin! Siguro naamoy yung pain ko! Ay. Eh, lutuin mo na lang yung isdang nahuli mo kanina. Gutom na ako eh. Pwisit kayong, pwisit kayong magda kayo. Magda kayo, pagbalik ko. Naku, huling-huli ko kayo na. Wala nyo, hindi ka makakalik. Eh. Ayan, oh. Ayan. Ayan! Ayaw makiramay! Chris! Oh, Chris! Ano yun, Taylor? Hindi ba si Dasoy Suplado yun? Teka. Yun, oh! Ba, oo nga, nasa nga, no? Ha? Oo. Ang tatay mo, talagang miyudo. Eh, kanina pa kayo nagtatanong sa loob ng kotse, sinabi ng oo eh. Bakit may palak pa kayo mag-asawa ng daddy ko? Ay, hindi. Asawa na ako sa six. Ano six? Baka six. Six nga! Tara, sa loob. Daddy, ito na yung pinapasundo nyo. Si Cornelia. Kasama niya. May pangalan ako, si Taylor. Si Taylor daw. Nancy, iwan mo muna kami. Yes, sir. Magandang hapon po. Hello, sir. Sabi ng anak niyo, biyuda daw kayo. Dad, I think I've had enough na. I'll go back to the office na lang. I've had too much excitement eh. Teka, antayin mo kami! Hindi yung otak ay tinbab! Taylor, tama na! Ikaw nga. Ikaw nga yung babaeng lumalapit sa akin bago ako nawala ng malay tao. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Para kang isang anghel na pinadala sa akin ng Diyos. Salamat. Anong pwede kong ipalit sa kagandahan loob na binigay mo sa akin? Sabihin mo, nakahanda akong tumulong. Alam ko nangangailangan ka. Kahit na ano, gagawin ko. Huwag ka mahihiya. Pak
kasalanan niyo siya. Ano ko ba nakakaya? Ako nandiyan mo, di ba? Pabayaan mo sa akin. Ako bahala. Kung talagang gusto niyo magbayad ng utang na loob, remember, kung hindi dahil sa kanya, patay na kayo. Eh, iyan ang hinihiling niya. Ano ka ba? Pakasalanan niyo siya. Pakasalan? Daddy, is Kevin joking? You were asking him daw to arrange your wedding here tomorrow. I mean, it's too ridiculous to be true. Nancy, iwan mo muna kami. May, sit down. Sorry, Iya. Ikaw ang dapat kong kinausap tungkol dito. But everything happened so fast. Napasubo na ako. Napasubo? Bakit? Nabuntis mo ba yung pulubing yon? Daddy, this must be a joke. It's really stupid to be true. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Napasubo ko dahil sa utang na loob ko sa kanya. Remember, I owe her my life. At yun ang hinihingi niyang kapalit. Oh, really, Daddy? Eh, paano naman kung hingin ng babaeng yun na tumalong ka sa Golden Gate Bridge? Gagawin mo naman without any hesitation dahil sa pagkakasalba niya sa buhay mo. Daddy, I'm really, really sorry to say this, but I really feel you should have your head examined before doing these things. Dahil buong ka na-damage na rin pati ang utak mo dahil sa aksidente niyan eh. May, nawawala ka ng galang sa akin, anak. Alam kong ginagawa ko. Hindi ako nakatulog magdamag dahil pinag-isipan ko ito ng mabuti. Tanong ko rin naman sa'yo, Daddy, napag-isipan mo nilin ba na ang habol ng babaeng yan sa atin, yung pera mo, tapos makakasalan mo yung babaeng yan? Nagkakaintindihan na kami. May pinirmahan siyang isang agreement na wala siyang tatanggapin kahit na isang kusing na mana pag ako'y namatay. Kagustuhan niyang guminhawa ang kanyang buhay, pero wala siyang tanong ang kinin ng ating kayamanan. How did you know, Daddy? Eh, kahapon mo lang nakita. Paano mo naman malalaman ang pagkatao niya? And then you're gonna tell me na pakakasalan mo sa bukas? Wow, sobra! Grabe talaga! Magaan ang loob ko sa kanya, May. Nararamdaman ko mabait siyang tao at hindi siya gagawa ng masama. My God, Daddy! Is that enough? For me, May, that's enough. Enough for me to know that I'm doing the right thing. Iha, intindihin mo sana ako. Iba kasi ang tingin ko sa nangyayaring ito. I don't see her as my future wife, but another child that I will adopt. Alam mo, Iya, bago dumating sa buhay namin ang iyong ina. Ganon din ang nangyari kay Kevin at kay Alex. Out of the blue, bigla na lamang silang inilapit sa amin. Hindi na namin tinanong kung saan sila nanggaling o ano paman. Basta ang mahalaga, kailangan nila ang tulong namin. So, kami na nagpalaki sa kanila at tinanggap namin sila. Para sa akin, pinadala sila ng Diyos para alagaan. Hindi ako makakatanggi. Dad, will this make you happy? Because it's the only thing I want for you right now. I'll be happier if you treat her like a sister. Kung naging mabait ka kay Kevin at kay Alex, ganun din ang gawin mo sa kanya. Naintindihan mo ako, May? Alam mo, Taylor, ang inaalala ko si Andrew eh. Paano pagka nalaman niyang nagpakasal ako sa ibang lalaki? Siguradong magagalit sa akin yon. Piyadong hindi niya na ako mapapatawad. Ay, sus, gino. Pwede ba, Cornelia? Tapusin mo na ang kabanata ng buhay mo tungkol kay Andrew? Idilit mo mga mata mo. Tingnan mo. Napakaganda ng paligid. Napakayaman. Alam mo, matutupad din ang pangarap ko para sa'yo na magiging Grace Kelly ka. Bukas ang bukas, sa oras na ikinasal ka na kay Don Cirilo, nasa langit ka na. Gusto mong bumaba sa lupa? Pwes,
Bumalik ka kay Andrew! Pero alam mo, Taylor, mahal ko pa rin si Andrew. Cornelia, ang tunay na pagmamahal ay magiging maligaya lang kung tatapatan din ng tunay na pag-ibig. Pero ayon sa kwento mo sa akin tungkol kay Andrew, wala eh. Wala siyang pagmamahal sa'yo. Ito ba? Mahal daw yan. Ang tagal naman ninyo. Kanina pa nakahain ng pagkain niyo sa kusina. Ah, pasensya ka na kasi namili pa kami ng kung ano. Okay lang, tena kayo. Pasensya ka na, ha? Sige, okay lang. Tena. Aling Ninita, pwede Senorita? Ba kumuha ka pa ng isang plato para kay Cornelia? Opo. Excuse me. Cornelia, would you care to join me inside? Ako? Sigurado bang hindi nakakahiya? Ba't ka naman mahihiya? Samahan mo na ako. Halika na. No. Halika. Salamat. Have a seat. Ay, salamat. Tama na? Hindi, dapat kumain ka ng marami. Kevin, hindi mo ba tinawagan si Alex about this? Sabi ni Daddy, don't bother na raw eh. Baka matawalan si Alex sa kanya. Kagagaling lang niya sa isang disgrasya, papasok na naman siya sa isa pa. Kakairita talaga. Just because Alex doesn't give a shit on working in his company, kaya tuloy o ayaw magstay ng tao dito dahil he doesn't fit at home. Ayan, spoken with conviction by a person truly in love. Talaga? Dad, ayan na sila. Wow! Ang ganda pala pag inayusan. Thanks to me. Alam mo, ako pumili ng lahat ng yan at saka ako nag-ayos sa kanya. Hindi, May. Wala sa nag-aayos yan. Talagang lumilitaw na ang tinatago niyang kagandahan. I think we have a Cinderella that's turning into a princess here. Ano? And I think I know the next step in this fairy tale. This is my rest house. How do you like the place? Wala akong masabi, Cirilo. Ang ganda. Lalo na itong view sa tabi ng dagat. Dito. Ikaw, hanggang kailan mo gugustuhin? Sana magtagal pa tayo dito. Gusto ko pa sanang mamasyal eh. Halika, dito muna tayo.
Are you enjoying your stay here? Oo. Kanina pa nga ako palibot-libot dito eh. Halos lahat ng paligid binaybay ko. Alam mo, bala ko in the future, dalhin kita sa abroad. Para makita mo naman ang magagandang lugar sa ibang bansa. Talaga? Really? Maraming salamat. Alam mo, Cornelia, gagawin kong lahat para lumikaya ka. Salamat. At ako naman, bilang ganti sa lahat ng mga kabutihang ginawa mo para sa akin, pagsisilbihan kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Cornelia, this is our first night. Alam mo naman hindi kasama ito sa ating kasunduan. Pwede ka pang tumanggi. Cirilo, asawa na kita. At kahit na naman ang gusto mong gawin sa akin ay magagawa mo. Ipagkakaloob ko sa iyong lahat. How are you? Hi, Cornelia. Hi. Mga bagay. So, did you enjoy your honeymoon? Anong honeymoon? It was more of a vacation. Ang daddy naman, vacation or honeymoon, basta. Looking better, ah. Ang galing yata magbantay ni Cornelia. Ikaw talaga, napakapilya mo. Anyway, alam mo, happy talaga ako, daddy. Hulaan mo kung sino dumating. Kaya ka happy dahil dumating siguro si Alex. Tama, dumating na siya, tsaka break na sila ng girlfriend niya. Kaya good news talaga sa akin, kaya happy talaga ako. Halika, pasok na kayo, may hinanda akong food sa inyo. Oh? Masarap yun! Alex, ano naman kalokohan ang pinasukan mo at bigla ka na pauwi dito? Daddy, look, I just got bored sa fishing business natin sa Cebu. I felt na I don't fit there, kaya I sold my shares. Na naman? Nagsasawa na ako marinig na every time you hold a position in our office, ang katapusan, you get bored with it. Kailan ka magkakaroon ng isang direksyon? I thought you wanted to stay in Cebu for good. In love na in love ka kamo sa lugar na yon. That's what you told me the last time you were here. Paano kasi, Daddy? Bumalik na galing sa Brussels yung asawa nung nakasama niyang babae. Maalas niya na ako at hindi akpa sila. Eh, dating taga-CIA yung lalaki. Mabuti nga, nakauwi pa yan ng hindi nakaiga sa mahabang kahon eh. Ikaw talaga, Kevin, kahit kailan, napaka-morbid mo. Alex, kailan ka ba titino? Bakit hindi ka nalang pumirmi dito? There's always a position for you here. Si Kevin ang bahala sa'yo. Okay, here we go again, Dad. Ilang beses ko na hubang sasabihin sa inyo na I'm not the type of guy na magbabantay kung tumaas ang presyo ng lingerie natin sa women's section or kung bumaba ang presyo ng rice cooker sa appliance center. I just want a different life. Yung meaningful life. Tulad ng ano? Ang habulin ng baril na kung sino-sino mister na mabayang pinakikilaman mo? I'm really proud of you, Alex. What a meaningful life you truly have. Inaamin ko naman ho na hindi pa ako sigurado sa gagawin ko sa buhay ko eh. Pero nakakasigurado ako sa mga hindi ko dapat gawin. Just give me some more time. Matutuklasan ko rin ho lahat yun. Sana matuklasan ko rin yan habang buhay pa ako. Time is running fast, Alex. Ako nga, kamuntik na mapatay recently. Tumawag naman ho agad ako ng dad eh. Ako pa nga sinurpresa niya pag uwi ko kanina eh. Hindi lang pala kayo nabigyan ng new life. Meron pa pala kayong new wife. Ay naku, Alex. Kung hindi ka lang napamahal sa akin, matagal na ako nag-give up sa mga kalokohan mo. Hi! Hi! Wow! Here we are! Happily reunited tayong lahat ah.
Parang feeling ko yata Pasko ngayon ah, dahil lahat ng member ng family nandito. By the way, Cornelia, siya si Alex, one of my brothers. Siya yung pinakagwapong adopted son ng daddy ko. As usual na naman, may favoritism dito. Yan ang ayoko eh. Alam mo, it's so nice to have a very beautiful addition sa family namin. Dad, you really impressed me. Nako, baka magselo si daddy niya na. Alam mo kasi Cornelia, itong si Alex, mahilig siya doon sa mga mas matanda sa kanya. Stepmother natin yan, ha? Kaya ingat ka. Kailangan kurutin mo ako para hindi ko makalimutan yan. Gusto mong kurutin kita? Thanks! Good morning, Dad. Good morning. Join us. Tapos na ho. Siguro coffee na lang. Juanita. Po? Bigyan mo ng coffee si Kevin. Opo. Iya, tama na yan. Magpahinga ka muna. Oho. Kaya ako pumunta dito, Dad, eh. Para mabasa niyo itong sulat na ginawa ko kay Mrs. Rogers. Very good. Alam mo, Kevin, I'm getting more and more impressed with you. Kahit na hindi kita tunay na anak, masasabi kong manang-mana ka sa akin. Thank you, ha. Siguro, magaling lang ho kayo mag-training. Very good. Anything else, Kevin? Siya nga pala, Dad. Yung mga customers natin, kagaya ng iniutos mo sa akin, inimbitahan ko na sila sa beach house. Pupunta ho sila para sa conference na pinatawag niyo. Excited pa nga sila eh. Gusto nilang ma-meet uli yung asawa ninyo, si Cornelia. Gandang-ganda sila kay Cornelia eh. Narinig mo sinabi ni Kevin? Ang ganda-ganda ng impression niya sa'yo. Okay lang yon. Pero ang mahalaga, maging maganda ako para sa'yo. Nagtataka naman ako sa'yo. Alam mo naman, wala akong hilig sa sosyalan eh, tsaka yung mga meeting-meeting ng mga businessman. Kaya nga kita dinala dito para pakilala kita kay Daddy. Nakilala nga ako, pero tinamo naman ang mukha niya. Ang sungit-sungit. Tapos lalo na nung malaman niyang dancer lang ako. Mabuti nakilala ka nila habang maaga pa kung sino ka talaga. Pero ang importante ay mahal kita, kaya huwag mo silang pansinin. Eh kailan ba matutupad ang pangarap natin na makukuha mo ang mana mo? Eh kung hindi pumalpak yung kapatid mo, di sana tinatamasa na natin yun. Pero huwag ka mainip. Malapit na yun. Nag-iilusyon na nga ako eh. Iniisip ko na yung mga bibiling ko. Yung mga pag-abroad natin. Dalian mo naman. Hihintayin ko yun ah. Okay. Ay siya nga pala. Mamaya, hindi na ako sasama sa'yo sa meeting. O sige. Doon na lang kita hihintayin sa kwarto. Okay. Ako na lang mag-attend ng meeting. Sige, love you. Good evening, ladies and gentlemen. I purposely called this meeting because I want you to meet my wife, Cornelia. Cornelia, these are the people who are connected with my business. And secondly, I also called for this meeting because I want to improve the relationship between you and the company. Next, if you have any problem about our company, sabihin niyo lang sa akin. O kaya sa aking misis, si Cornelia. And we will immediately attend to it. Do I make myself clear? O ikaw, ba't ka nandito? Ba't hindi ka sumama doon? Alam mo namang wala akong hilig sa mga pinag-uusapan ng mga nandoon eh. Hoy, baka akala mo hindi ko alam na panay ang tingin mo dyan kay Cornelia. Kanina pa kita pinagmamasdan, no? Ano namang masama doon? Maganda naman siya. Kilala kita. Alam mo, Alex, alam kong mahilig ka doon sa mga mas matanda sa'yo, mas may edad sa'yo, lalo-lalo ni may asawa. Baka naman singita mo pati si Daddy. Kaya itong gabing to, sinasabi ko na sa'yo na hindi kita hihiwalayan. Babantayan kita mabuti para hindi ka makalusot. Baka singita mo pa si Daddy eh. Hi. Ah, ikaw pala. K.
Kevin, na-istorbo ba kita? Ah, hindi. Join me, please. Sure? Yeah. Please. Thank you. Napadako ka rito. Si Daddy. Iniwan ko kasama ng mga kaibigan niya. Nagiinuman pa sila. Pinauna na nga niya ako sa kwarto. Kaya lang hindi ako makatulog eh. Kaya naisipan kong pumunta rito. So, anong ginagawa mo rito? Wala, nag-iisip. Problema. Anong problema? Wala. Pang sarili ko na lang yun. Oo, uminom ka. Hindi, sige. Hindi ako umiinom eh. Kanina sa meeting, uminom ka. Nakita kita. Hindi. Pinagbibigyan ko lang ang daddy mo. Kasi ayoko siyang mapahiyado sa mga kaibigan niya. Kevin, ano ba tama na yan? Hindi mo ba alam na nakakasama yan? Masama ang alak sa tao. Akin na nga ito. Tama ng kakainom. Ano ba problema mo? Wala na sa self-pity. Ang tagal-tagal ko na nga sa kumpanya eh. Ganito pa din ang posisyon ko. Hindi ako binibigyan ng break ni Daddy. Tignan mo, namumula ka na. Alam mo, kaya siguro nagustuhan ka ni Daddy. Maalalahanin ka. Hindi naman. Ganun lang talaga ako sa lahat ng tao. Lalo na pagkaalam ko na makakasama sa'yo ang ginagawa mo. Kaya pwede ba huwag ka nang maglalasing? Hayaan mo bukas na bukas kakausapin ko ang daddy mo. Sasabihin ko sa kanya na itaas ka naman ang pwesto. Huwag ka nang maglalasing, ha? Magaling! Ikaw, babae ka, talagang napakakatimono! Yung tatay niyan, asawa mo na, pati anak, gusto mo pang akinin? Ha? At akala mo, hindi ko alam, pati si Alex gusto mo rin? At saka yung nakaraan mo, alam ko talagang makatik ang babae ka! Hayop! Tama! Tama na! Iwan mo ko! Tama na, sabi! Malandi! Makati! Tama na! Makating babae! Balik ka na! Tama na! Karen, tama na! Papaliwala ka ko, tama na! Karen! Tama na! Tama na! Pakinggan mo ako. Pakinggan mo paliwanag ko. Taylor, anong ibig sabihin nito? Namimiss ko naman siyong ko eh. Si James din. Uuwi na ako. Ang ibig mong sabihin, iiwan mo ako dito? Eh kahit iwan naman kita eh, nandito ka pa rin sa puso ko at dito sa isip ko. Akala mo ba hindi ko alam kung anong hirap ang ginagawa natin pag nagtutunak tayo ng kariton? Tapos kung minsan pag namumulot tayo ng pagkain sa basurahan, di ba kung minsan kinakagat pa tayo ng lamok pagka natutulog tayo sa bangketa? Taylor!
na alam kong lahat yun. Bakit inaapi ka ba nila rito? Nagsasalta akong magsa. Ang bait eh. Nung Cirilo, ang bait. Minsan nakita niya akong kumakain sa kusina. Sabi niya, bakit siya kumakain dito? Hindi ako makatayos dito eh. Hindi sana yung katawan ko sa ganun. Yung ba, wala na akong ginawa dito, hindi matulog. Kumain. Hindi ako sana sa ganun, guys. Mamamatay ako. Nahanap-hanap ko si Jameson. Yung bang, nag-aagawa kami ng buto. Pauwiin mo na lang ako. Taylor. Sige na. Talaga bang hindi na kita pwedeng pigilan? Kung kailangan mo ko, puntahan mo ko sa mansyon ko. Di pa sabi ko sa iyo noon, kakampi mo ko, kakampi mo si James din. Alam ko kikita kita ay doon. Taylor. Taylor, mag-iingat ka. Lalabas tayo para makatikim naman ang masarap na pagkain. Mukhang nagbago yata isip mo. Sorry, magulo lang kasi isip ko eh. Kundi ako nagkakamali. Si Cornelia na naman ang iniisip mo, no? Paano mo nalaman? Ikaw wala ka na nireklamong iba kundi yung Cornelia na yan eh. Nagdududa nga ako eh. Mukhang magkakaroon ako ng panibagong kaparte sa mamanahin ko kay Daddy. Bukod sa gusto niyang dalhin sa honeymoon niyang pulubing yan, eh pinarange pa sa akin ng meeting kasama ang kanyang mga abogado. Suspecha ko nga baka pawala ng visa ang kanyang agreement kay Cornelia at isali niya ito sa kanyang testamento. Eh, masamang balita nga yan. Ewan ko nga eh. Na-inlove na yata yung matandang yan kay Cornelia eh, na hindi nga namin alam kung saan lupalop nang galing. Kayo? Walang alam. Ako meron. Anong ibig mo sabihin? Tungkol sa naging asawa niyang si Andrew. At sa problema mong yan, may balak ako. Okay sa'yo? Hi. Hi, Alex. Ginulat mo ako, ah. Sorry, ah. Naistorbo kita.
Hindi naman. At last, nakakuha rin ako ng chance na magkausapan tayong dalawa lang. Kasi, ever since I arrived here, hindi ako nakakuha ng ganun chance. Nabibiro ka ba? Kasi araw-araw sabay tayong mananghalian. Sabay tayo kong maghapunan. Pero lagi nating kasama si Daddy tsaka si May. Ano ba dapat nating pag-usapang dalawa na dapat tayo lang narito at hindi natin sila kasama? Marami. Tulad ng nakaraan mo. Cornelia, bakit? Wala. Wala. Meron lang kasi akong isang bagay na naisip. Alam ko mali itong ginagawa ko. Pero if it's the only way to get your attention, gagawin ko. Cornelia, mahal kita. Alex, asawa ko ni Cirilo, ang daddy mo. Ano kinalaman nun sa nararamdaman ko? Ang mahalaga mahal kita. At lahat gagawin ko para mahalin mo rin ako. Alam mo, Alex, kung noon hindi kita iniiwasan, ngayon iiwasan na kita dahil sa kabaliwan mo. Cornelia, aminin mo nga sa akin. Di ba hindi mo pamahal ang daddy ko? Di ba? Aaminin ko, Alex. Hindi pa nga. Dahil hanggang ngayon, meron pa rin akong ibang taong minamahal. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Pero asawa ko ng daddy mo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng kabutihang ipinapakita niya sa akin. Pero kung siya nga, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matutunang mahalin. Ikaw pa kaya? Alam mo, magaling kang pumili ng place, ha? Alam ko namang gantong place ang type mo. So, dito ka tayo dinala. Sabagay. Dito kasi sa labas, sariwayang hangin. Sa loob, kulong. Air-conditioned. Sawa na ako dun, eh. Sandali. Hindi ba sabi mo may mahalaga tayong pag-uusapan? Right. Alam mo, recently lang itong idea to pumasok sa utak ko, eh. Tanong ako ng tanong sa aking sarili kung what could make Alex stay this time? This idea suddenly hit me. Bakit kaya hindi tayo gumawa ng business together? Total, wala ka namang ginagawa, di ba? Ako rin, wala akong ginagawa. So, why don't we think of something that could make us busy together? Are you serious? Tayong dalawa, going to business? Pareho nating hindi hilig yan. Kaya isa lang ang pupuntahan yan. And that's down. Way down. Kaya if I were you, I'd forget about the whole thing. Come on, Alex. Let's give it a try. Total, wala namang mawawala sa atin. Who knows where the right combination pala. At saka, sa dami ng business ventures mong pinasukan, what's stopping you now? At saka, Alex, malay mo. Ito na pala yung chance mo para hindi ka makaalis dito. Kung ang concern mo lang ay para wag na akong umalis ng Maynila, then there's no need for us to go into business. Dahil I can assure you right now na wala na akong balak umalis ng Maynila. That's good news. So, what made you decide to stay here for good?
Nagkausap na ba kayo ni Daddy? Kung pwede, May. Sa akin na lang yung dahilan na yun. Tsaka ako nadidesisyonan yun. I'd rather keep it to myself. Si Cornelia ang dahilan, no? Aminin mo na. Say it! Admit it! Oo. Kung kailangan malaman mo yung dahilan, pues, yan ang dahilan. May, mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko siya. Walang hiya ka. I could kill you for this! May, I'm sorry. May, ano ba? Alam ko malaking kasalanan to kay Daddy. Pero wala akong magagawa. Mahal ko talaga siya eh. Anong pakialam ko kay Daddy? Ako ang sinaktan mo. Ako! Ikaw? Bakit ikaw? Ang tanga-tanga mo! Ikaw na yata pinakatanga lalaki sa buong mundo. Hindi mo ba nararamdaman? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi pwedeng mangyari yun eh. Noon pa man, ang turingan na natin magkapatid na. May, I've always loved you like a sister. Well, the feeling ain't mutual. Simula pa lang sa pagkabata, minahal na kita. Alam nila lahat yun. Pero nabulag ka yata. At ngayon, hindi ka lang yata nabulag. Nasira pati ulo mo. May! Something to lift up your low spirit, sister. Alam mo, Kevin, nahihirapan na ako. Tayong lahat naman, di ba? Kanina nga sa dining table eh. Daig pa natin yung nasa negotiating table ng Middle East at ng Amerika. Everyone had a long, gloomy, sad face. Pero hindi mo napapansin. Lahat ito nagsimula nung dumating si Cornelia sa bahay na to. We used to be a big happy family, right? Pati nga kayo ni Alex, hindi ba? Hindi na kayo nag-uusap. Kung hindi ako nagkakamali eh. Dahil din yung kay Cornelia, di ba? Alam mo, sisihin man natin siya. May magagawa pa ba tayo? Wala na. Meron, May. Meron. Lingit sa kaalaman mo. Natuklasan ko ng nakaraan ni Cornelia. Ganito ang gagawin natin. Hi! Oh, may pupuntahan kayo ni Daddy? Oo, may appointment kasi kami ni Cirilo sa doktor. Eh, di ba absent yung driver niyo? Parang hindi alam ni Cirilo yun ah. No problem. Kung gusto mo, hiramin mo yung bagong driver ko. Are you sure? Okay lang ba sa'yo? Hindi ba ako nakakaabala? For Daddy, sure. You know naman, I'll do anything for my dad. And of course, you. Sandali ah. Sasabihan ko lang yung driver ko. Thank you. Halika nga dito muna sandali. Ipagdadrive mo ang daddy ko at saka ang misis na sa doktor. Halika dito muna sandali para makilala mo stepmother ko. Cornelia, siya yung bagong driver ko. Ang pangalan niya, Andrew. Sige, iwan ko muna kayong dalawa. May gagawin pa ako eh. Napakaliit ng mundo, Cornelia. Matagal na kitang gustong kausapin. Matagal na kitang hinahanap. Yung pala, dito lang kita makikita. Kailangan mag-usap tayo, Cornelia. Mamaya paghatid mo kay amo sa doktor. Ikaw mo ng paraan para makapag-usap tayo.
Mabuti't pumayag kang makipag-usap sa akin. Ginawa ko nga ang dahilan si Taylor. Sinong Taylor? Yung kaibigan ko na sumagip sa akin. Pala ko nga na, bago natin sunduin si Cirilo sa opisina ng doktor, dadaan tayo sa kanya. Para makilala mo siya. Andrew, kung ang dahilan ng pakikipag-usap mo sa akin ngayon ay dahil sa anak natin. Andrew, maniwala ka sa akin. Alam ng Diyos na ginawa kong lahat. Kung may ginawa akong pagkakasala sa'yo. Andrew, patawarin mo ako. Tama na, Cornelia. Ako ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Ako ang dapat tumingin ng tawad. Kasalanan ko ang nangyari sa inyo ni Raniel. Ako ang nagkulang sa inyo, Magina. Pinabayaan ko kayo. Patawarin niyo ako. Cornelia, humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako. Maniwala ka man sa hindi. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Umuwi na tayo sa probinsya. Mag-umpisa ulit tayo, parang walang nangyari. Kalimutan na natin ang lahat. Andrew, gustuhin ko man. Hindi na talaga pwede. Hindi na pwede. Magagawa natin, Cornelia. Kung talagang pinatatawad mo ako, magagawa natin. Andrew, may asawa na akong tao. Mahal kita. Pinatawad na kita. Maaari kong kalimutan ang nangyari sa ating dalawa. Pero kahit saan man tayo pumunta, sumama man ako sa'yo ngayon. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko na may asawa na ako eh. Bakit? Mahal mo na ba siya? Ha? Andrew, ikaw lang ang lalaking minahal ko. At mamahalin ko. Kaya lang hindi ko na mababago ang sitwasyon eh. Hindi ko na mababago ang mga pangyayari. Cornelia, kung mahal mo ako talaga, sasama ka sa akin. Iiwanan mo si Don Cirilo ngayon. Andrew, nagkamali na ako sa pagpapakasal sa kanya. Ang isang pagkakamali, hindi mo pwedeng baguhin sa paggawa ng isa pang pagkakamali. I'm sorry. Hindi ko yata magagawa ang gusto mong mangyari. I'm sorry. Anton? Magandang araw ho, ma'am. Mm. Mabuti ho't napasyal ho kayo. Ano bang bagong style niyo ng polo? Ma'am, marami ho. Kaya lang nakatago yung iba doon. Kunin mo yung pinakamahal, tapos yung babagay sa kanya, tapos isukat mo na rin sa kanya, okay? Oho. O kunin mo na, okay? Sige ho. Mm. Ma'am? Bakit, Andrew? Nakakaya naman ho eh. Huwag na ho kayo bumili ng damit. Okay pa naman ho itong gamit ko eh. Basta, sundin mo yung gusto ko, okay?
At saka huwag ka mag-alala, baka isipin mo eh, may babayaran ka dito or what. Kung hindi mo alam, amin tong department store na to. So kung may gusto ka pa dyan, pumili ka lang dyan. Libre lahat. Sundin mo ang gusto ko, Andrew, okay? Alam mo, mukha ka palang model kapag binihisan ka. Alam mo, kanina nga sa department store, yung mga sales lady doon, tingin ng tingin sa'yo kapag naglalakad ka. No wonder na in love sa'yo yung stepmother ko. Alam mo, marami akong alam tungkol sa inyong dalawa. Tinanggihan na niya ako dahil pinakasalanan niya ama mo. Huwag niyo siyang pagdududahan, ma'am. So, I can see that you're still in love with her too. Eh, bakit hindi mo siya niyayang sumama sa'yo? Ayaw na nga ho niya eh, dahil kasal na daw siya sa inyong ama. Pareho palang lagay natin sa pag-ibig eh. Alam mo, dapat magsama tayo eh. Pareho tayong rejects of love. Alam mo, kalimutan na natin yung pag-ibig na yan. Let's just enjoy. Mag-vacation tayo. Doon sa island namin. Just you and me. You like it? Ano, you like it ba? Hey! Ano itong pumasok sa kokote mo? Ha? At isasama mo rin yung driver mo. Magbabakasyon kayo. Kayong dalawa lang. Daddy, for all you know, Andrew is more than just a driver to me. May, nababaliw ka na ba? Pwes, nababaliw na nga ako, Daddy. Eh di ba ikaw rin, matagal ka na rin nababaliw? Isipin mo na lang, Daddy. Isang babae na nagtutulak lang ng kariton, pinakasalan nyo. So, pwes ngayon patas lang tayo sa mga kabaliwan natin, di ba? May, tama na siguro isa sa pamilya ang mabulaga ng ganon. Tama naman ang mga pangaral sa'yo ng daddy mo eh. Iniisip lang niya ang kabutihan mo. Pwes, kabutihan ko naman ang mahalin kung sinong gusto kong mahalin. Eh baka naman nasasaktan ka dahil may gusto ka kay Andrew. Alam mo, ikaw babae ka, lahat na lang ng mga lalaki dito minamagnet mo. Suwapang ka kasi! May, nawawalan ka ng galang sa sinasabi mo. Alam mo, Daddy, ang taong umiibig na katulad ko para kay Andrew, wala akong pakialam kung sino masaktan. Bakit? Nasasaktan ka? Kung nasasaktan ka, well, you deserve it! Andrew, mahal na mahal kita. Alam mo ba,
sasabog ang dibdib ko pag nakikita kitang kasama ng ibang babae. Paano ang... Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tanggapin natin ito siguro dapat na mangyari. Bahala ng Diyos. Sana maintindihan niya tayo. Total, alam ko na alam niya na mahal kita. Kaya ako nakipagkita sa'yo. Siguro naman sapat na yon upang makalimutan natin ang lahat. Amelia. Pwede ba iwanan mo muna ako sandali? At inaayos ko lang itong mga papeles ng kumpanya. Come on, Alex. Alam kong importante ang ginagawa mo. Pero mas importante itong sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Alam mo, Alex, matagal ko lang tinanggap na may iba ka na minamahal. Pero ikaw, matatanggap mo ba na yung minamahal mo, may iba na minamahal? Sino? Si Daddy? Alam mo, Alex, ang layo na hula mo eh. Kung sa bagay, nakalimutan ko pala na parang wala kang kaalam-alam sa mga nangyari sa paligid-ligid dito. Dahil masyado kang busy sa bago mong trabaho, Alex. May, will you just please get straight to the point? Ano ba talaga gusto mo sabihin sa akin? Gusto kong sabihin sa'yo na yung babae mong minamahal, nilalandi yung driver ko, gabi-gabi. Ang driver mo? Akala ko ba sa'yo nababaliw yung driver mo? I thought the same way. Pero, hindi ko nga alam kung anong gayuman taglay na babaeng yan. At para siyang magnet na hinihila lahat ng mga lalaki. Alam mo, May, ngayon ako naniniwala na lahat gagawin mo para lang siraan si Cornelia. Patutunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Mamayang gabi, sumama ka sa'kin. Ipakikita ko sa dalawang mong mga mata ang lahat. Cornelia, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginawa sa'kin ito? Wala naman akong pinakita sa iyong masamain, di ba? Wala, di ba? Alam mo bang napamahal ka na rin sa akin, Cornelia? Mahal kita. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Mahal kita. Daddy! 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 Ano? Nahanap niyo na ba si Cornelia? Hindi pa rin eh. Bigla na lang daw umalis nung gabing yun. Hindi lang naman tayo naghahanap sa kanya eh. Pati yung Andrew daw. Araw-gabi walang ginawa kundi ang hanapin siya. Dalawang araw ka nang walang tulog.
tapos hindi ka pa kumakain. Magpahinga ka naman. Mamaya ikaw pa magkasakit. Patawarin mo ko. Titigil hanggat hindi ko po nakikita si Cornelia. Naku, hindi ba sabi ko sa iyo, wala rito. Wala rito. Alam ko pong wala ko siya rito, pero alam kong alam ho ninyo kung nasan siya. Siya. Sige, aminin ko. Aminin ko. Nagpunta siya rito at sinabi sa akin, nagdadalang tao siya 3 buwan. Pagkatapos, lumalis na. Nandun doon. Pupunta daw siya sa mga madre. Ano ho? 3 buwan? Oo. Nagdadalang tao? Nagdadalang tao. Anak ho? Anak mo? Eh, bakit magiging anak mo? Hindi ba naging asawa yun ni Don Cirilo? Natural lang. Ang tatay nun, si Don Cirilo. Bakit ho niya linihim sa akin to? Kasi, may maganda sana siyang plano para sa yo. Kaya lang nasira ang plano dahil nahuli kayong dalawa. Ano pong plano? Naku, Andro. Andro, mahabang kwento eh. Kaya umalis ka na. Wala talaga rito. Alis na. Siyensya naman kayo. Oo. Ganda ng acting ko, ano? Ha? Teka. Bakit ba pinatataguan mo si Andro? Agent Dr. Oliveros, please... Kevin, ano ba? Kung pumasok ka, parang mabasakin mo na yung pinto, ah. Hindi mo ba alam may sakit si May? Wala akong pakialam sa kanya. Kaya ako nagpunta rito para harapin ka. How dare you oppose my move to act on May's behalf sa pamamalakad ng negosyo natin? Bagong salta ka pa lamang dito, nakikialam ka na? Kevin, look. Iniwanan itong kumpanya ni Daddy sa atin. Kahit kailangan pangalagaan ito sa akabot ng aking makakaya. What do you mean by that, Alex? What I mean, Kevin, is that if you could get to act on May's behalf, you'll get majority of our shares sa company. And that will give you lots of power. So much power na wala na makakapigil sa'yo. And you know what? Ever since I entered this company, ang dami kong nalaman na pinaggagawa mo na nakasama sa kumpanya pero nakabuti sa'yo sa mga personal mong kailangan. Alex, are you accusing me? No, hindi pa. Pero darating din ako dyan. Don't worry. Kasi once I gather all the evidences against you, then pwede na kita pagbintangan. Tignan natin kung magagawa mo yan, Alex. And as for her, we let the court decide. Tignan mo siya. She's like a vegetable. Pwede ba? Ha? Pwede ba umalis ka na rito? Taylor! Taylor, may pasalubong ako para sa'yo! Taylor, yung paborito mong manok, ko? Oh. Taylor! Taylor! Thank you.
mo ko iiwan. Sabi mo, hindi mo ko iiwan, di ba? Tayo, bakit mong iiwan sa akin to? Hindi mo ko iiwan. Taylor, kaibigan kita. Ikaw lang ang kaibigan ko, Taylor. Natanda mo pa ba ako? Ako yung kumuha sa'yo para maging driver ni May, yung anak ni Don Cirillo. Ha? Ano, pare? Halika, pare! Halika, samahan mo ko. Join me. Salamat. Ano yung nagawa mo rito, pare? Eto, pare. Nagbubuhos na sama ng loob sa anak. May problema ba? Oo, pare. Yung ampon. Yung ampon ni Don Cirillo. Tarantado yung ulol na yun eh. Yun na nagutos sa amin para patayin si Don Cirillo. Eh palso, driver na namatay. Nabuhay si Don Cirillo. Ay yung patay na si Don Cirillo. Nangako sa amin tong si Kevin. Tarantado hanggang ngayon di pa nagbabayad sa amin, pare. Mabuti na lang, pare. Nawat ko tong si Lincoln. Balak patay si Kevin. Papakin niya, pare. Pare, sabihin ko sa ito, ha. May isang delikado ron. Si May. Balak patay nung Kevin. Para masolo niya yung kayamanan ni Don Cirillo. Oh, pare, yung gusto mo? Waiter, waiter! Hindi na, hindi na, hindi na. Waiter, thank you. Okay ka lang, pare? Okay, pupuntahan pa ako. Okay. Ingat. Okay na. Inuman tayo! Anong ginagawa mo rito? Nasa ospital ka, hindi ba? Tumakas ako, Kevin. Tumakas? Oo. Para makipagtuos sa'yo. At tuluyan ko na rin isumbat sa'yo na kung hindi dahil sa suggestion mo na kunin kong driver si Andrew, hindi siguro mamamatay si Daddy nang wala sa panahon. Alam mo, Kevin, nakokonsensya na ako sa pagkamatay ng Daddy. Pero ikaw dapat ang unang makonsensya dahil ikaw ang naging ugat nito. Pero hindi yun ang ipinunta ko rito. Ang ipinunta ko rito ay yun dahil sa sinabi mo kay Alex nung nasa ospital pa ako. Akala mo siguro vegetable na ako. Nagkakamali ka. Parang si Batyon na tumusok dito. At maliwanag sa akin na nagkaka-interest ka sa kayamanang hindi naman sa'yo! Na gusto mo nga kinin! Para kang ahas. Pagkatapos namin pinalamon, ay siya rin palang tutuklaw sa amin. Napakasama mo, Kevin. Napakasama mo! Totoo lahat ng hinala mo sa akin, May. Kaya hindi kita palalabasin dito ng buhay. Naintindi mo? Mm-hmm.
Andrew! Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? Mula nung maghiwalay tayo, wala na tayong pakialam sa isa't isa! Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo kay Kevin? Walang iya ka! Magbabayad ka! Senyorita, kayo pala, senyorito. Kumusta ka na? Eto, narito pa ho. Andrew, marami salamat ha. Ginawa ko lang ho ang dapat, senyorita. Pero kung hindi dahil sa'yo, siguro patay na ako ngayon. Andrew, gagawin namin lahat ng makakaya namin para patunayan sa kanilang wala ka talagang kasalanan. Kung kinakailangan gamitin namin lahat ng pera namin, gagawin namin para makalaya ka lang. Salamat ho. Okay lang para sa akin yun. Miski mabilangguha ko rito ng matagal. Wala naman ho sa akin ng buhay eh. Ngayon at alam ko ng buntis si Cornelia, mas lalo ho niya kakailanganin ng tulong. Kahit na alam kong ang anak na dinadala niya, anak ng daddy ninyo. Tsaka nagkakamali, Andrew. Nasabi na sa akin ni daddy na pagkatapos daw ipanganak ito si May, hindi na siya pwede magkaanak. Kahit ang dinadala ni Cornelia ngayon, ay anak mo. Sa ngayon ba, si Cornelia lang ang kailangan mo? Cornelia, condolence. Ano ba kinamatay niya? Atake sa puso. Cornelia, mahalaga ang sadya namin sa'yo. Pero bago ang lahat, alang-alang sa'yo, bibigyan natin si Taylor ng marangal na libing. Thank you.
Kumusta ka na, Andrew? Cornelia, totoo ba yung sinabi ni Senyorita? Ang nadala mong bata, anak ko? Ito ang papangako ko sa'yo. Lahat ng aking pagkakamali, hindi na makumulit. Oras na isilang mo yung batang yan. Sabay natin siya mamahalin. Ha? Salamat, Pa. Paalagaan ko yung dalawa. Hindi ko kayo mapapayakan.